Mapitagang bati muli para sa atin lahat. For today's video, ang gagawin naman po natin ay tutorial ng CapCut. Ang CapCut ay maaari nating magamit lalo na sa mga teacher na gumagawa ng kanilang COT o kaya naman ay kanya lang mga video lesson. So, bago tayo magsimula, don't forget to subscribe to my channel kung bago lamang kayo. At shout out nga pala kay Miss Jezebeth Hernandez at Janine De Torres. Okay, ngayon, simulan na natin. Para sa pagsisimula ng CapCut, pumunta muna tayo sa Play Store. Sa Play Store, search natin yung CapCut. Click ko lang. Ito siya. Ito. Dahil nga na-download ko na itong CapCut Video Editor, ay i-open na natin siya. So, kapag na-download mo siya, in-open mo, ganun yung lalabas niya. Para mag-edit, click natin yung plus sign na merong nakalagay na new project. Punta muna tayo sa photos, hanapin natin yung gusto nating background ng ating magiging, yung ating i-edit mismo. Click nyo sa taas, then add. Yan, so nandyan na siya. Pwede nating mas e-extend pa yung ating background para mas mahaba yung kanyang marating para magkasya dun sa video. And then next, para makapaglagay tayo ng video, click natin sa baba yung overlay. Add overlay. Then punta tayo sa ating videos na ilalagay. So kunwari, ito yung ating video na ilalagay mismo para sa ating video lesson. Pwede natin siyang i-crop kung saan pwede magsimula para hindi halata yung dulo niya, di ba? Kung okay na siya, click natin yung check. Then add. So, yan. Makikita natin na nandun na yung video. So, iyon. Makikita natin. Yan, nagalaw na. Dito sa ibaba, pindutin natin ngayon yung remove background. Ayan, di ba? Kung mapapansin natin, wala nang background yung ating video na gumagalaw. Pero hindi pwede naman nakitang-kita na ganun yung style niya dahil kita yung nakashort lang si ma'am. So, pwede natin siyang palakihan, paliitin. Depende sa inyong gusto. Yan, di ba? Kunwari, nandyan na yung teacher. Yan, napakasimple lang, di ba? Para lang nagsasalita sa classroom. Pero syempre, kailangan natin lagyan ng text para mas maganda siya. So, click na naman natin ngayon sa ibaba yung text. Add text tayo. Lagay natin mismo yung sinasabi niya. So, si Crispin. Na pwede siyang may effects. Kung halimbawa, ganun, pwede mo siyang i-move. Pwede nating palakihin. And then, pwede din natin lagyan siya ng design kung papaano natin ilalagay. Yan. Kapag may connection, pwede tayong mag-download o lalabas yon yung note na ganan. Depende sa gusto ninyo kung papaano siya lalabas. And then, pwede natin siyang lagyan ng animation. Pwedeng mapabilis, pwedeng mapabagal. Ito lang yan. Pwede nating kung papaano ang paglabas niya. And then, kung paano din naman ang kanyang pag-in, di ba? Ganun nga. So, pwede natin siyang i-loop kung gusto ninyo na mula umpisa or hanggang sa dulo, ganun. And then, kung okay na sa inyo yan, click nyo yung sign na check. Yan. Pero dahil hindi, dapat una yung teacher bago yung picture, pwede nating back yan sa baba. Click nyo lang yung overlay. Then, click nyo sa baba yung video. Mapapansin nyo, pag may green na box na ganun, pwede nyo siyang i-move. Yan. Na katapat. Yan. Diba?
Yung background natin, pwede nating itapat lang kung gaano kahaba yung ating video. So, click lang natin yung image. Yan. Ayaw niya magpahuli, ha? Yan. And then, para masyadong maikli yung text, pwedeng pahabaan natin yung text para hindi agad maaalis yung text natin. Yan. Kunwari, ganun siya. At si Crispy, ang bunsong anak ni Sisa. Sa Kristal, at taga-tugtog green. Ayan. Kung gusto nyo naman na mag-add ng photo, bukod dyan, pwede din naman. So, back natin. And then, add overlay ulit tayo. So, hanap tayo ng photos na pwede ilagay. Kunwari, kung ito man, click natin then, add natin. Tapos, lagay natin kung saan gusto nating lumabas yung photo. Yan. Pwede natin lagyan ng animation kung paano ang pag-in niya, kung paano natin gusto, at kung paano mabagal. Yan. And then, yung pag-out ng photo, pwede na naman nating yan. Kunwari, iyan yung kanyang bilis. And then, kung mapapansin natin, masyadong malaki, diba? Pwede naman natin yung paliitin. Kung saan, pwedeng doon din sa board. O kaya naman ay doon, bahala kayo kung saan nyo gustong parte ilagay. Yan. Papansin nyo, yung orange na nasa taas, ayan yung text. Kaya hindi sila magpapang-abot dahil yung dulo ng text, siya naman yung simula nung paglagay nung photo. So, ganun lang. At si Crispy, ang bunsong anak ni Sisa. Yan, kung mapapansin natin, habang nagsasalita siya, nandoon yung sinasabi niya. Pwede yun. Ayun yung picture na nilagay natin. Diba, ganun lang kasimple yun. Kung gusto nyo maglagay ng audio, pwede din. Then, pwedeng effects. Kung ano yung mga gusto nating tunog. Dito sa CapCut, meron silang mga suggested o pinibigay na mismo na mga tunog or effects. No? Yan. Tulad yan, di ba? Na yung effects, pwede naman nating pahinaan yung volume niya. Para hindi masyadong matakluban yung nagsasalita. Yan. Hindi lang yung effects yung pwede. Punta tayo sa overlay, balikan natin yung video natin. Pwede din palaksan natin yung audio natin doon sa video. Yan. Diba? Ganun lamang kasimple ang paggamit ng CapCut. Pwede nyo din tong i-explore kung gusto ninyo para mas mapadali yung paggawa natin ng COT o ng video lesson. Pwede din to sa mga kabataan na gustong mag-vlog. Ganun. Kung tapos na kayong mag-edit, yung nasa taas, tingnan natin, doon na natin yung pipindutin para ma-export na siya. Yan, click lang natin yung export. Huwag natin i-exit yung screen hanggang hindi pa natatapos. Okay? Kung doon, parang tingnan natin mamaya kung naalis yung background. Pero kanina, nung biniplay naman natin, naalis naman yung background niya. So, after nyan, tapos na, click done. Or kung gusto nyo i-share na sa Facebook, Instagram, o kung saan man, bahala kayo. Pero siya, matik na siyang papasok sa photos nyo or video. Click done. And then, punta na tayo doon sa photos natin. Then, play na natin. O yan, di ba? Magiging na siyang MP4. Ganun lang kadali ang paggawa ng CapCut. Okay? Marami pong salamat at dyan po nagtatapos ang ating tutorial, ang ating video tutorial. Huwag pong uling kakalimutan na mag-subscribe and like. Thank you po!